Meron kasing ibang mga shooter, oh. May ibang mga individual na right-hand shooter siya, pero left eye dominant. May mga solusyon tayo. Sinabi ko, i-cant ang barrel, kaliwa ang gamitin na mata, or baligtad. Ha? Gawin mo ng left-hand shooter. Ang sarili mo, yan. Ha? Left-hand shooter. Yung content natin ngayon ay mula sa National Shooting Sports Foundation. Marami tayong matutunan dito sa mga YouTube contents nila. At nakita ko ang isa sa kanilang content ay very relevant. May nagtanong sa akin isang buwan ang nakaraan. Sir, paano kapag ang aking dominant eye ay kaliwa pero right-hand shooter ako? So, paano gagawin? So, although na-share ko na doon, minabuti ko na magagawa na lang ng content para mas maliwanag para sa inyo. Ako kasi ginagawa ko, kung left eye dominant ako, I will shoot with left hand. Ganun na gagawin ko. Ha? Kaya naman yun, training lang yan eh. Oo, kaya yon. At merong iba pang mga technique kung paano gagawin. Pakinggan natin ang instructor dito at apply natin sa real scenario. Ha? Kung papwede o obra ba talaga. At gagamitin ko yung sinasabi ko na gagamitin ko yung aking left hand. Ha? Para kung mag left hand shooting ako, left eye dominant ako, pwede rin yun. Ha? That's possible. Tingnan natin. Eye dominance is an important concept to understand and also understand how it applies to and will affect your pistol shooting. So eye dominance is a concept that we actually have a dominant eye, either our right eye or our left eye. Some people don't have a dominant eye, but almost everybody does. So let's talk about how you determine which eye is your dominant eye. Paano makita? A simple test is if you take your pointer finger and place it over an object. Now go ahead and close your left eye. Now, if your finger is on the object that you have your finger over, that means your right eye dominant. Mm-hmm. To confirm, that's correct. Keeping ang your sakin, finger on that same... Ang ginagawa namin, i-align mo yung dalawa. Okay? Pikitin mo. Ngayon, kapag, kunwari ako, ipikit ko yung aking left eye, naka-align, oh. Kapag ipikit ko naman yung right eye, hindi naka-align, ibig sabihin, ang right eye ko yung aking dominant eye. At natural yon dahil right hand ako. Okay? Kumbaga, nung pinanganak ako, right hand talaga ako eh. So, sa brain yan, it has something to do with the function of the brain eh. Bakit right hand ako? Ganon yan. So, yun ang sinasabi nila. Isang kamay lang yung demonstration niya. Object, if you close your right eye, you'll see your finger actually shifts off what your finger is pointing at. Now, that's correct. I'm right-handed, and so I will want to shoot with my right hand. Mm-hmm. Now, and I'm also right-eye dominant. So if you happen to be right-handed and right-eye dominant, or left-handed and left-eye dominant, then things are going to be easy for you. Yes. Now, in the event that you're right-handed but you're left-eye dominant, here's where things can get a little interesting for you. Yes, yes. Or correct. If you happen to be vice versa. So, yung sinasabi niya, paano naman kapag right-handed ka pero left-eye dominant? Kasi doon ang medyo marami nagkakaproblema. Ako, ang pinakamadali solusyon, shoot with your left hand. Pero meron pang mga technique na iba. Pakinggan natin. So typically speaking, when you're aiming a pistol, mm-hmm. for beginners, I recommend keeping your non-dominant eye closed. Mm-hmm. So keeping your right eye open. Mm-hmm. And so if you are cross-dominant, your choices are, you know, keep your left eye open and you can simply shift your head. Yung ulo mo ay ganun, pero left eye ang ibuka mo. Yung sinasabi niya. In front of your left eye. Yeah. Now, if you happen to be cross-dominant, you can try shooting with your non-dominant eye. So, for example, if you're right-handed and your left eye dominant, you can try closing your left eye and still shooting with your right eye. Or you can try
switching it up. Ultimately, you should try different ways, and at the end of the day, whatever is most comfortable for you is what you should stick with. Kung ano ang comfortable sa'yo, saan ang pupwede sa'yo, yun ang gagawin mo. So yung sinabi ko na mag-left hand ka na lang, you'll become comfortable through training, ah. Weak hand shooting, you can do that. So now that you understand eye dominance and how to determine your dominant eye and how it applies to your pistol marksmanship, you can head off to the range and practice. Yeah. And always remember that firearm safety begins with you. Yeah, that's correct. That's correct. So, ayan. Ang tinuro lang naman niya actually, paano i-determine ang yung dominant eye? Ang sunod, sabi niya, pwedeng ano, i-tilt mo yung ulo mo. Tapos bukan mo yung kaliwang ano mo. Mayroon pang dagdag doon. Ang i-tilt mo yung baril. So ganyan, i-tilt mo na ganun ang baril, nakakant ang baril mo. Pwede 'yon. At panoorin niyo, gagawin natin sa firing range. Panoorin niyo. Left eye dominant. Susunod na sunod. Ganun, pero ang pagputok mo, right eye. I-cant mo pa kaliwa, ganun oh. I-cant mo pa kaliwa. So ganun 'yan. Okay? Ang sunod, both eyes open, subukan mo. Okay, so tatlong solusyon. Ngayon, ang isa kong solusyon na gagawin ngayon ay left eye ako, left hand din. Okay. 2 minutes, try shoot. Pakisa ko ha. Kasi kunwari, left eye dominant ako, gawin kong weak hand shooting. Dito ko, gawin ko siyang, ano ko, lefty. Yan. Sa una, baguhan ka, therefore, challenge. Ikakant kung gano'n. Pero, kapag ikakant, ganito kasi yon. Ito yan. Ganyan, para masilip ng kaliwang kamay ko. Kaliwang mata. Yan o. Ano? Kasi kung left eye dominant ka, awkward, kasi gaganong ka. Awkward, nakaganong ka. Putok. So, i-cant mo. Yan o. So, si Mayet yung left eye dominant, right hand shooter. Tama? Yes, sir. Anong pinagawa ko sa'yo? Ikakant. Ikakant. Yes, sir. Tama? Pakita ko na ngayon sa isang solusyon. Kaliwa ang putok. Ito yung pangkalabi. Okay? Yes, sir. Pwede rin yun eh. Mag, ano ka na? Mag-left hand shooter ka. Kaya yun. Yes? So ngayon ha, ako, magkaliwa ako ngayon, ang ibukas ko yung kaliwa mata. Okay? Pero right eye dominant talaga ako. So, tingnan natin kung saan tama ko. Kaliwaan natin. Left eye ang ipang side. You may start firing now. Okay. Tapos na tayo, tingnan natin anong resulta ng left hand shoot, left eye din ginagamit. Okay. 10 meters. Walang pinagkaiba sa right hand. Sorry, nakita niyo. So, meron kasing ibang mga shooter, oh. May ibang mga individual na right hand shooter siya, pero left eye dominant. Problema yon. Bihira lang yun yung ganun eh. Actually, kapag right-handed ka, dominant ang right eye mo. Parang yun yung natural na sa biological ano constructs ng ating katawan. Ganun talaga yun. Right-hand shooter, right eye dominant. Kailang merong mga exception, kagaya ni Mayet. Ha? Yes, sir. Pero may mga solusyon tayo. Sinabi ko, i-cant ang baril, kaliwa ang gamitin na mata, or ang gagawin ay baligtad, ha? Gawin mo ng left hand shooter. Ang sarili mo, yan. Left hand shooter. Ito talaga, left hand shooter.
firing. Taas mo konti. Good. Good. Taas mo konti. Sumama ka na. Good. Good. Intend. So, ayan. Nakita ninyo doon sa ating video paano i-determine ang dominant eye at ano ang diskarte kung kailangan natin pumutok with the non-dominant eye o sa dominant eye. So, example, right-hand shooter, pero dominant eye ay left. Itong ipikit mo, ang gagawin mo, i-tilt mo yung ulo mo para maka-align dun sa sides. Ang isa, dominant eye, naka-open. Tapos, i-tilt mo yung barrel para madaling, huwag mo nang i-tilt ang ulo. Ang barrel lang i-tilt mo ganyan, oh, i-cant mo siya left. Ayun, ang pangalawang diskarte. Ang diskarteng Ranger Kabunski, magpalit ka ng kamay, mag-left hand shooter ka, that should be nice and easy. Ayun, tama? So kung ano ang gagana sa inyo, iyon yung gagawin ninyo. So I invite you to enjoy shooting. Don't be threatened by your weakness kapag right hand, tapos yung ano nyo, cross eye dominant kayo, yung the other eye ang dominant, huwag kayong mag-problema. May mga diskarte, iyon yung isinier ko sa inyo. Maraming salamat. Kitang-kita sa sunod na video.